kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Journalist, ang isa sa makukonsiderang pinakadelikadong uri ng trabaho na maaaring maglagay sa kapahamakan sa buhay ng isang practitioner nito. Mula sa assignment ng mga journalist sa mga lugar kung saan nananalasa ang natural na kalamidad, kagaya ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at kung ano-ano pa, ay walang takot nila itong hinaharap makapagbigay lamang ng impormasyon sa mamamayan. Ang pagsiwalat sa mga anomalya na ginagawa ng ilang tao na nasa gobyerno ay kadalasan ding sakop ng trabaho ng isang journalist. Isa rin ito sa rason kung bakit pinag-iinita ng ilang mga nagtatrabaho sa media ng mga taong nabubuking nilang may ginagawang kabalbalan. Pero hindi rin may tatanggi na kung may tirador ng pera sa politiko sa kaba ng gobyerno ay meron ding nagtatrabaho sa media na kung tawagin nila ay bayaran. ACDC, ika nga kung tawagin. Attack and collect, defend and collect. Rason din para may mga taong manggigil sa mga ganitong uri ng taga-media. Sabi nga nila, hindi lang sa armas ang maaaring makatoda sa isang tao, kundi maaari rin itong mangyari sa kanya kapag masyadong matalim na ang dila niya. Ito raw ang malamang sa malamang na rason na nangyari sa isang radio block timer at local tabloid publisher at editor-in-chief sa General Santos City na kinilalang si Christopher Guarin, isang veteranong radio journalist ng iba't ibang radio station sa lugar doon kagaya ng RGMA Super Radio, DYWB Bombo Radio at DXMD ng RMN. January 5, 2012, habang ito'y nasa kanyang programa sa radyo ay kanya pa raw binasa live on air ang ipinadala sa kanyang mensahe ng taong nagtatangka sa kanyang buhay. Malakas na binasa sa air ni Guarin ang mensahe na nagsasabing, "Huwag ka nang umalis ng istasyon, tutudasin kita." Dahil sa hindi na bago itong mga klase ng pananakot sa isang komentarista sa radyo, kung kaya't hindi niya ito malamang sineryoso, ang kanyang buong akala na pareha lang ito sa mga natatanggap niya ring mga pananakot noon na hindi naman nagkatotoo. Matapos ang kanyang programa ay kaagad na itong umuwi. Kasama nito ang kanyang asawa at 9 gulang na anak niyang babae. Habang binabaybay nila ang kalsada malapit sa lugar ng lagaw, ayon sa asawa ni Guarin, bigla na lang daw may sumulpot sa gilid nila na isang Honda XRM na motorsiklo at may sakay na 2 lalaki. Ang hindi nila alam na yun na palang mga birador na sumusunod sa kanila simula pa nang paglabas nila sa istasyon. Nang makahanap ng tamang tiyempo ay kaagad na pinaputukan ng birador si Guarin habang ito'y nagmamaneho. Kahit na may tama na raw ay pinilit pa nitong ihinto ang sasakyan para lumabas at magmakaawa sa birador na siyang nagpaputok sa kanya. Naisip ng kanyang asawa na paraan daw ito para masigurong hindi sila madadamay kung siya lang ang magiging punterya ng 2 birador na inatasan para itumba siya. 5-7 putok ng baril ang narinig ng asawa ni Guarin matapos itong binanata ng 2 nakamotor. Alas 10:30 ng gabi ito nangyari at sinubukan pa siyang gamutin sa ospital pero hindi na ito umabot pa. Kaagad na bumuo ang kapulisan ng Task Force Guarin para solbahin ang kaso. Ayon sa mga pulis, ang rason ng pagpatumba kay Guarin ay may kinalaman sa personal business kesa trabaho nito bilang journalist. Base sa pag-identify ng asawa ni Guarin sa bumira sa kanyang asawa, ay nakapag-file ng murder charges ang kapulisan sa suspect na nagngangalang Marvin Palabrica noong February 1, 2012. Pero isang taon ang lumipas ay hindi pa rin nariresolba ang kaso. Ayon din sa iba pang mga media men sa General Santos City, maging sila daw ay nakatanggap din ng mga text messages sa mga hindi nakikilalang mga tao na nananakot sa kanila at sinasabing sasapitin din nila umano ang sinapit ni Guarin kapag hindi sila tumigil sa kakapagbigay ng komentaryo sa nangyari sa kasamahan nila sa media. Dagdag pa ng mga komentarista na meron daw silang nakalap na mga impormasyon na ang mga birador na gumagawa ng pagpatumba ay kinukuha pa mula sa Cagayan de Oro. Ang Pilipinas ay dati nang napangalanan noon na isa sa pinakadelikadong bansa pagdating sa mga taga-media. Dahil noon pa man ay marami na ang naging kaso ng mga taga-media na pinapatumba at kadalasan sa mga kaso na to
ay nananatiling unsolved. Ikaw, gusto mo rin bang maging isang media man? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.